Hello Katrade, kumusta kayo dyan? Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-download at paano gamitin itong Automatic Support and Resistance Indicator. Pwede nyo itong gamitin sa pagtitrade sa Forex, sa Gold, sa Crypto, sa Stocks, or kahit anong market. Kasi ang Support and Resistance Strategy ay effective kahit anong market. So hindi ka na mahirapang mag-drawing ng Support and Resistance level kasi automatic na itong ito-draw ng indicator. Libre nyo lang ma-download itong indicator na ito. Ilagay ko yung link sa baba sa video description. Pang MetaTrader 4 PC lang ito. Habang nagtitrade kayo sa Forex, pwede kayong manalo ng malalaking papremyo every week. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Okay, so kung makita nyo dito sa chart, makita natin, nagdo-drawing siya ng mga zone. Itong kulay red-orange at kulay light blue. So ito yung support and resistance level. So makita natin dito sa support and resistance level nito, makita natin yung price talaga nagre-ranging lang dito. Talagang kuhang-kuha yung support and resistance level. Makita natin pagdating dito, bumagsak, pagdating dito, tumaas. Pagdating dito, bumagsak, pagdating dito, tumaas, pagdating dito, yan bumagsak ulit. Pagdating dito, nag-breakout man siya, lumusot ng konti pero bumalik rin. So talagang malaki talaga ang advantage kapag nakita natin ang support and resistance level. Ayan, kahit ito, kahit nag-breakout, talagang bumalik pa rin siya. Bumalik man siya dito ulit, tumaas din. Katulad nito, nag-breakout din to. So lumusot siya dito, tumaas siya ulit. Pero makita natin, bumaba ulit. Pagdating dito, ayan, breakout rin siya pero bumaba ulit. Ayan. So kung makita natin, magandang gamitin yung support and resistance strategy. So, paano ba ito install sa MetaTrader 4? So, kopyahin nyo lang yung file na na-download nyo. Andyan yung link sa baba sa video description. Tapos, punta kayo sa MetaTrader 4. Mag-open din ng bagong chart. Example ito. Ayan. So, ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa file, open data folder. Dito sa MQL4 indicators, i-paste ninyo yung na-download ninyo na file na indicator. So, na-paste ko na yan. Kaya, ayan, andyan na yan. So, ang gagawin nyo na lang, i-restart nyo muna yung MetaTrader 4 nyo, i-close nyo muna, tapos i-insert indicator nyo lang. Halimbawa ito, punta tayo sa insert, indicator, custom, hanapin nyo ang support and resistance. Okay, so, ang suggest ko, itong 60, gawin yung 500 para humaba yung length ng zone, yung kulay red at kulay blue. Click natin nyo, okay. Ayan. So, ayan, ganun lang kadali, i-install itong indicator na ito. So, para mas kita, tanggalin yung grid, tapos yung background, gawin nyo na lang white. Gawin yung white yung background, foreground, gawin yung black. Ayan. So, mas kita na siya. Lipat natin sa lower time frame yan. So, lagay nyo sa bar chart. Tapos, palitan nyo rin yung kulay ng chart ninyo. Properties, bar up, dark green, bar down, red. Ayan. Red. Ayan, so kitang-kita na yung support and resistance indicator natin. Ganun kadali. So ngayon, papakitaan ko kayo ng mga example na signal itong support and resistance indicator natin. Tapos mamaya, check natin sa gold, check natin sa crypto, tapos i-check din natin sa stocks. Unahin mo natin dito sa Forex. Ayan, dito sa AUD CAD Hour 1, makita natin, maganda yung signal ng indicator dito. So pagdating dito sa resistance, yung support kasi pwede maging resistance, yung resistance pwede maging support. Ang importante yung price level, makita natin. So may guide tayo, kahit marami, kahit apat yung lumabas, may guide pa rin tayo. Na pagdating dito sa price na to, pwedeng bumaba. Pagdating dito, pwedeng tumaas. Pwedeng bumaba. Pwedeng tumaas. Yan, makita natin. Oh. So meron ding level dito sa gitna, pero mas titingnan natin yung sa taas kasi pwede pa niyang abutin. Diba? Yan. So dito, nag-breakout na. So syempre, may loss pa rin yung indicator na ito. Pero mas mataas yung chance ninyo na maging profitable yung trading nyo. At ngayon, nabubuo naman itong parang resistance na itong level na ito. Ayan. Resistance na yung level na yan. Ayan. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple gamitin itong indicator na ito. Lipat natin. CAD CHF Hour 1. Makita natin. Kuhang-kuha rin. Kuhang-kuha rin yung level na yan. Oh. So, buy sell. Diba? So, napaka-kunti lang ng stop loss mo. Stop loss ka lang dyan. Diyan, pero yung take profit mo, mahaba, di ba? Stop loss, take profit. Yan, stop loss, take profit. Yan, stop loss, take profit. Ganun. So, maganda yung support and resistance indicator na gamitin strategy kasi mataas yung risk-reward ratio ninyo.
Kung dila yung stop loss, malaki yung reward. So, lipat natin dito. Hour 1 pa rin. Ayan, so makita natin, itong mga level nito, makita naman natin, marami tayong guide. Marami tayong makita ang price level na posibleng mag-U-turn or mag-reverse na yung price. Euro NCD, M15. So, makita rin natin, maganda rin yung pattern nito. Ayan, so marami siyang naging ano, ito. Mula dito, meron din ditong support and resistance. Ito yung support, pero na-breakout, na-breakdown. So, naging resistance na siya. Ito na yung panibagong support. Ayan, ito yung naging resistance. Ayan, so may guide ka. Ayan, ito. So, ito, posibleng maging sell trade nito. Posibleng bababa na yan. Diba? So, parang mas madali na lang yung trading kapag gamit natin yung strategy or indicator nito. GBP NCD daily, makita natin sa daily time frame. Easy na lang din, di ba? Easy na lang yung pag-buy and sell. Di ba? Oh. So may mga loss din ito, loss to, pero makita natin bumalik rin talaga yung price, oh. NCD CAD M5. So pwede niyo rin gamitin sa lower time frame. Kung gusto niyo mag-scalping, may guide kayo. Ito yung price level. Ayan. Meron din dito sa taas. Dito, ayan. Pwede nyo gamitin sa pang-scalping. Ito nag-breakout pero bumalik rin siya. Pero dito nakapag-trade ka dito. Ayan. So, bumaba na siya. Dito naman, tumaas na ulit. So, gamit na gamit talaga kahit sa lower time frame. So, check natin. NCD-GPY. Ayan. Maganda ng support ang resistance dito. Ilang trade ka dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam. Grabe. Dito ka lang na loss banda kasi lumusot na siya. Nag-breakout na. Yan, dito ka lang na loss. Pero dito kung ang kuha mo kapag ranging yung market. NCD USD hour 1. Ganun din ito. Kitang-kita naman eh. Ito. USD CAD hour 1. So nakita natin mas marami siyang magandang support and resistance level sa hour 1 time frame. GBP USD hour 1. Yan. Makita rin natin. Maganda rin. USDCHF M15. Kitang-kita rin natin yung mga levels. Yan, so may guide ka na saan ka banda mag-sell, saan ka banda mag-buy. 'Di ba? So ito buy na to, buy trade na to dito. So kung nag-stop loss ka dito banda, tingnan mo yung risk reward ratio mo, yung target mo dito. Yan, so halos 1:2. Well, halos 1:3 kung gusto mo iksi anong pa yung stop loss mo dito banda. Kaya mo 1:3 to 1:5. Yan. So parang simple na lang yung pagtitrade talaga. Ito naman, M1. Kung may M1 kayo na market na tinitrade, gamit na gamit rin ito. Mag scalping yan. Sa Euro GBP, hour 4, time frame. Yan, sa makita rin natin, napanganda ng mga trades. Ayan. Ito, may loss ka dito, pero mag-profit ka rin dyan. Diba? Loss ka dito. Yan, so, yan, bumalik naman yung price, yan. So, maganda. Mataas yung win rate ng indicator na ito. GBPCHF hour 4. Yan, maganda rin. Kuha. USDGPY M5. Yan, pang scalping. So, kapag dumating dito yung price, so, mag-ready ka nang mag-sell. Example, bumalik naman hanggang dito, ready ka nang mag-buy. So, ganun lang kadali. Hindi na sakit yung ulo mo sa pag-analyze. So, check natin to kung pwede ba to sa gold, sa crypto, tapos check din natin sa stocks. Open tayo ng gold saka silver, tingnan natin. Ayan, so gamit rin siya, higher time frame. Hour 4, hour 1. Ayan, so may reference ka. Pero yung gold kasi mahilig mag-breakout eh, panay breakout kasi 'yo. Oh. M30. Yeah, yung gold mahirap dito. Mahirap gamitin itong support and resistance strategy. Kasi mahilig mag-breakout. Yan, butas ng butas yung support and resistance. Silver, tingnan natin. Day 1. Yan, so pero kahit may mga breakout, gamit na gamit mo pa rin talaga kasi at least may reference ka sa mga price, di ba? Price level. Na posible mag-u-turn yung market. Limbawa, ito, ganito, diretso yung market pataas. Pero makita mo dito, nagpreno yung market, oh, yung price. Nag-break yung price. Kaya pala,
resistance level pala ito. Kaya ayan, U-turn yung price. Bumaba na, pababa, posible hanggang dyan. Ayan. Ayan, so maganda, maganda. So check natin sa crypto. Bitcoin, Ethereum. Yan, kung gusto nyo mag-trade sa Forex, crypto, stocks, gold, silver, nasa isang platform na dito kayo sa XM. Ilagay ko yung link sa baba sa video description. Makatanggap pa kayo ng free $30. No deposit bonus. Libreng kapital yon para mapagsimula kayo mag-trade. Ethereum. Yan, so ito yung Ethereum. So, gamit na gamit pa rin yung price level talaga. Ito, nung bumagsak yung market, tumaas ulit dito sa level na to, sa 1.6, makita natin. Yan, mga nag-touch dyan banda. So, bumaba siya ulit. Yan, diba? So, ito, posibleng sell na to dito sa Ethereum. Pag hindi niya na-break pataas to, posibleng sell na yan sa Ethereum. Check natin sa Bitcoin, week 1, day 1. Ayan. So, nasa resistance level pala tayo ngayon ng Bitcoin. Ayan, makita natin, oh. Parehas na parehas dito, banda. So, posible yung price bumalik dito, pababa. Kung hindi, dito. Dito na yung sunod na sell. Pwede yung mag-sell dito, banda. Para bumalik ulit dito. Ayan. So, maganda. Maganda itong indicator na ito talaga. Ayan. So, sa lower time frame, check natin sa lower time frame. Hour 4. Ito, bumubuong level, mga price level yan. So, maganda gamitin itong sa crypto sa higher time frame. Kung gusto nyo pang scalping, yan, pwede naman. M30, nagkaroon ng ganyan. No? Pero, the best talaga pag sa day 1 hour 4 kayo tumingin dito. So, sa MetaTrader 5 pala yung stocks, walang stocks dito. Pero, check natin dito yung oil. Kasi pwede kayo mag-trade ng corn oil, nat gas, natural gas. Yan, so kahit ano, pwede nyo i-trade dito. Template. Check natin yung oil. Anong kalagayan ng oil ngayon? Oop. Trending up. Hour 4. Yan, so makita natin sa hour 4. Oh. Yan, pwedeng posibleng sell na yung oil. Kasi ito, yung mga level na yan. Kasi yan, pataas naman ulit hanggang dito. Pagdating dito, ng price, pwede na mag-sell. Yan sa oil. Gamit na gamit, kahit anong market na gusto nyo i-trade. Yung natural gas, kasi nabalitaan natin ngayon, nabubuo yung presyo ng gas. Yung gamit yung pangluto, tingnan natin. Kung bakit bumaba yung presyo ng gas. Ah, kaya pala. Kaya naman pala. Oh, di ba? So, sa day 1 time frame, oh, kita natin, di ba? Nandito sa support level. Nandito galing. So, isipin nyo, ang haba na lalakbahin. $2 yung gas ngayon. Posible yung diretso yan. Okay, diretso pa hanggang taas. Ayan. So, kahit anong market, pwede nyo gamitin yung strategy nito, itong indicator na ito. So, yun lang ka-trade para sa video nito. Sana nagustuhan nyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko.